mahilig ka bang gumawa ng mga cover songs or ng mga content na ina-upload mo sa YouTube or sa ibang social media platform. Tama-tama ang video na to para sa'yo at pag-uusapan natin ang ilang paraan ng recording na makakatulong sa iyong mga content at syempre sa iyong mga cover songs. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang ilang paraan ng pagre-record ng iyong boses, ng instrumento, or kung gagawa ka ng iyong mga cover songs, or magagawa ka ng mga voiceover para sa iyong mga content. Halimbawa, mayroon kang ginagawang mga tutorials gaya nito, or nagpipresent ka ng isang product, makakatulong ito para mas mapaganda ang iyong recording ng audio or ng boses. Siyempre, sa isang video, importante ang magandang quality ng video. Pero hindi rin natin pwedeng alisin na kailangan na maganda rin ang iyong audio. Para sa akin, ito ang pinaka-importante sa lahat. Dahil dito mo maibibigay yung message mo sa iyong mga vlog. Halimbawa, kung meron kang tutorials, mas malinaw mo maipapahatid yung iyong mga message na gustong sabihin kung maganda yung quality ng boses na lumalabas sa iyong video. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung ilang paraan na pwede natin gawin para ma-enhance natin yung audio ng ating mga content. Or halimbawa naman na gusto mong gumawa ng cover songs, mas maganda syempre yung malinaw yung quality ng boses at syempre kung instrumento, kung halimbawa gigitara at boses ang gagawin mo, importante na mas nadidinig ng malinaw lahat ng detalye. Marami kasi ako napapanood ng mga video ng mga gumagawa ng cover songs na gumagamit lang siguro sila ng mga mobile phone lang na nakatapat sa kanila, then ang nagpipick up lang nung audio nila is yung mismong phone. So hindi ganun kalinaw, kahit na sayang, maganda yung quality nung tugtog, maganda yung pagkakakanta, maganda rin yung pagkakagitara, kaya lang nagiging problema is yung quality ng audio na hindi na natin minsan maintindihan or minsan medyo basag yung tunog dahil nga nag-relay lang tayo dun sa mic ng ating mobile phone. So para ma-achieve natin yung magandang quality ng audio, syempre kailangan mag-invest tayo ng mga gamit mula dun sa pinakamura o hanggang dun sa pinakamahal na gamit na pwede nating makuha. Para sa mga nagtitipid, pwede tayong gumamit ng sound card. Halimbawa, yung nireview ko na sound card, yung dalawang sound card na V8 at yung F8, pwede siya sa recording ng boses, ng instrumento, pwede siya sa live. Pangalawa naman is yung medyo paganda-gandang klase na quality, yung ating mixer na USB. Dito mas marami kang control, syempre, kung gusto mo mag-record ng magandang quality ng cover songs at magandang quality ng audio na boses, mas maganda siyang gamitin. At syempre yung panghuli natin, yung medyo high-end na klase ng recording, yung multi-track recording, pero magagawa mo lang yan kung meron kang recording interface na may capability na mag-record ng multi-track. Halimbawa niyan, yung gagamitin natin ngayon na interface na Behringer UM2. Meron din ako diyang video sa taas. Pwede nyo rin balikan yan para magkaroon lang kayo ng konting idea. Pero anyway, mamaya naman, iisa-isahin natin yan para malaman nyo kung saan siya pwedeng gamitin na particular na content or recording, kung sa kailangan mo lang para sa vlog o mas kailangan mo siya para sa iyong mga cover songs. At pag-usapan natin yung ilang klase ng mga recording na equipment na pwede mong gamitin para sa iba't ibang application na gusto mong paggamitan. Unahin natin ang single track recording na gaya nito ng sound card or ng USB na mixer. May kakayahan sila parehas na mag-record, pero ang klase ng recording na pwede mong gamitin sa kanila is single track lang. Halimbawa, kahit dalawang channel meron itong mixer na to, sa isang single track lang siya mare-record. Hindi mo siya maihiwalay. Halimbawa, gitara at boses, hindi mo siya mapaghihiwalay unless i-record mo sila talaga ng hiwalay, pero hindi mo sila mai-record ng sabay. Ganon din naman yung ating mga sound card.
single track recording lang ang kaya nilang i-record. Hindi sila pwede sa multi-track recording. At ang panghuli at yung ginagamit ko madalas para sa mga cover songs na ginagawa ko ay ito pong interface na to ng Behringer na UM2. Medyo mura-mura lang siya ng konti kumpara dun sa mga high-end na gaya ng mga Focusrite or ng mga M-Audio na mga interface. Mas kaya siya ng budget kung gusto mo talaga ng multi-track recording na hindi ganun kamahal. Ang gantong klaseng interface ay capable ng multi-track recording, meaning dalawang instrumento or isang boses ang pwede mong pagsabayan na may record sa dalawang track na magkahiwalay. Mas maganda ang control nito syempre dahil mararecord mo ng hiwalay yung boses mo at mararecord mo ng hiwalay yung instrumento mo, gitara man yan or keyboard o kung anong meron kang instrumento na gustong gamitin para sa iyong cover songs. Mas malaki yung chance mo na mapaganda pa syempre yung iyong cover songs kung ma-edit mo sila ng magkahiwalay. At para mas maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng single track at multi-track recording, subukan nating aralin yung klase ng recording na to. At idedemo natin sa inyo ngayon kung paano mag-record ng single track at multi-track recording. So una nating pag-uusapan yung single track recording. Ito yung paraan ng pag-record ng boses or instrumento. Gamit nga pala natin ngayon yung aking Studio One 2 na DAW or yung Digital Audio Workstation na recording software. Gawa siya ng Presonus. Yan yung matagal ko nang ginagamit. Napaka-reliable yan. At parang pro na rin yung talaga yung parang daw paggagamit mo siya kasi kumpleto na siya from recording to mixing to mastering. Pero hindi mo natin pag-uusapan yung tungkol sa DAW. Sa ibang topic na lang po natin pag-usapan yan. Halimbawa, ang gagawa ka ng mga content na gaya ng mga tutorials gaya nito at gusto mong malinaw yung audio mo, syempre, mas maganda yung gandong setup. Ire-record mo siya, yung voice mo ng particular, hindi ka gagamit at di ka mag-rely dun sa mic nung yung cellphone. Halimbawa, mobile phone yung gamit mo, nakatapat lang sa'yo yung phone mo habang nagkasalita ka. Syempre, mas malinaw yung maka-capture na boses kung gagamit ka ng gantong setup. Pwede mo itong gamitin yung sound card mo kung meron ka na mas mura-mura ng konti, yung V8 or F8 Live. Pwede mo siyang gamitin sa software na DAW. Capable siya dyan, pwede siyang mag-record. At kung gusto mo namang gumawa ng mga cover songs, mas maganda rin to. Ang problema nga lang sa kanya, yung pinaka-downside niya, naka-single track lang siya. Yung V8 or F8 at saka itong aking mixer na USB ay single track recording lang. Ibig sabihin, sa isang track lang siya, dito lang siya marerecord lahat. Magkasama yung gitara mo at yung boses mo. Pakita natin ha. Halimbawa, magre-record ako. Ayan. Naririnig nyo magkasama sa isang track yung boses at yung gitara. Yan. Habang nag-asalita ako, maririnig nyo. Pipick up nyo rin yung boses ko habang nagigitara ako. So kung kakanta ka, ganito lang yan. Magkasama yung boses mo at pati yung instrumento. Ang downside lang sa ganitong klaseng recording ay hindi mo na siya ma-edit na magkahiwalay. Hindi mo na ma-enhance yung boses mo na hindi makasama yung gitara. Or vice versa, hindi mo na mapapaganda pa yung tunog ng gitara mo na hindi sasama yung boses. Kasi nga, isang single track lang sila na record. Ang pinaka magagawa mo lang dyan ay i-EQ mo lang overall. At bago mo siya i-record, syempre, timplahin mo na. Sa gagawin mo lang siya sa bago mo siya i-record. Kasi after ng recording, wala ka ng ibang way na magagawa para ma-balance. Kaya sa recording pa lang, i-balance mo na siya yung voice mo. Kung masyadong malakas yung voice mo para sa instrumento or masyado namang malakas yung instrumento na natatabunan na yung voice mo, hindi na marinig. So, ang gagawin mo dyan, gawa ka ng ilang mga recording, gawa ka ng mga sample, then painggan mo hanggang makomo yung tamang balanse ng instrumento at ng boses. Ooh, 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 ooh.
Yan po yung single track recording. Pwede mo siyang gamitin, halimbawa minus 1 yung gagamitin mo. Pwede kang mag-drag ng isang minus 1, taga kuha tayo ng minus 1 para makita nyo lang. Wait lang. Ito. Halimbawa, gusto kong mag-cover song ng minus 1. Ang gagawin natin, yan. Tanggalin ko itong ating record. Then, meron ka isang track na para sa recording. Purong voice lang yung i-record mo sa kanya. Nakahiwalay naman yung minus 1 mo. So, dito okay yung chance mo kasi ma-edit mo yung voice mo ng hiwalay. Kasi nga, hindi naman kasama yung minus 1 na kakantahan mo. Hindi gaya nung gitara or piano yung gagamitin mo na accompaniment, hindi mo siya marerecord ng hiwalay. So, pwede mo nang kantahan kung gusto mong kantahan. So, yan yung way ng pag-record or paggawa ng mga cover songs gamit yung minus 1 mo. Diba? Nakahiwalay naman yung minus 1 mo. So, marerecord mo ng maayos yung voice mo. At the same time, mamimix mo siya ng maayos. Hindi gaya nung pag-asabayin mo sila ng pag-record sa cellphone. Mag-play ka sa background mo ng music. Then, i-record mo siya sa gamit yung phone mo. Mas rumble yung tunog, hindi ganoon ka ganda. Hindi gaya nitong gantong setup na nakahiwalay talaga yung audio mo. Halimbawa, gumagamit ka ng may camera ka na pang-capture ng video mo, diba? Isi-sync mo na lang sila after. Pagkatapos ng recording mo, isi-sync mo na lang silang dalawa na para mag-sync dun sa boses mo, sa kanta mismo, at syempre dun sa video. Naka-importante kasi sa lahat yung magandang quality ng audio, lalo na sa ginagawa nating mga cover songs. Kasi nga, sabi nga nila, di ba, mapapagbigyan mo yung hindi ganun kagandang quality ng video, pero hindi mo kayang palusutin syempre sa tenga mo yung hindi ganun kagandang quality ng recording ng audio. Kasi di ba, unang impression mo pa lang pag narinig mo na, ba't ganun yung sabog yung tunog, ba't hindi ko naiintindihan yung kinakanta niya, di ba? So, yung mga audience mo, mawala na agad ng gana, di ba? Hindi gaya nung pagkarinig nila ng video mo habang pinapanood nila, 'di ba? At narinig nila, wow, ang ganda ng quality. Nakakainggan yung tapusin yung songs, 'di ba? Napakinggan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang multi-track recording. Ito yung isang klase ng recording na naririnig natin sa mga radyo, sa mga record. Yan po ang ginagamit sa pag-record lalo na sa mga banda. At posible lang na makapag-record ka ng multi-track kung meron kang recording interface na tinatawag or yung mayroong capability na mag-record ng multiple tracks simultaneously. Gaya nga nung i-demo natin ngayon, yung ating Behringer UM2, may kakayahan siya mag-record ng dalawang track na magkasabay. Ibig sabihin, pwedeng mag-record ng boses at ng gitara. Gagamit muna ako ng ibang mic ngayon para ma-record yung aking boses na nagsasalita at yung boses natin na sa recording. Ito yung gagamitin natin, yung condenser mic. So sa ating DAW, meron tayong may ginawa akong tatlong tracks. And ang kailangan lang naman natin dyan is dalawa lang. Itong dalawa lang na to. So huwag nyo munang intindihin to, huwag nyo pansinin to. Ano lang to, para ma-record lang yung voice ko habang nagsasalita ako ngayon. Yan, so yung dalawang tracks na nandito, una is yung track 1, ay may input na 1. Ito yung gagamitin natin para sa ating condenser mic. Then yung track 2, yun yung gagamitin natin para sa ating gitara. So ang gagawin natin dyan, mag-arm muna tayo ng isang mic. Yan. So ito yung recording ng boses na nasa track 1. Yan po yung vocals natin. So, ito yung ating track 1 na nagre-record ngayon. Napipick up niya yung voice ko gamit yung condenser mic. Then, yung track 2, yan naman po yung sa gitara ko.
So nakikita nyo, meron din siyang hiwalay na waveform sa baba na nagre-record. Sabay sila habang nagsasalita ako, pero magkahiwalay. Ibig sabihin, kahit sabay ko siyang gawin habang kumakanta at tumutugtog, magre-record siya, pero hiwalay niya ire-record yung instrumento at yung boses. Sa ganitong klaseng recording, napakaganda ng chance mo, syempre, dahil nai-record mo sila ng sabay, pero nai-record mo sila na magkahiwalay. Ibig sabihin, kung gusto mong i-edit yung boses mo, napagandahin pa, i-enhance pa yung boses mo, pwedeng-pwede mo yung gawin na hindi naaapektuhan yung gitara. At ganun din naman, kung gusto mong i-edit yung gitara mo, gusto mo siyang pagandahin, bawasan ng high, bawasan ng low, o dagdagan ng high, or dagdagan ng low, magagawa mo siya na hindi maaapektuhan yung boses. So napakaganda talaga ng multi-track recording, di ba? Kasi nga, nasa iyo lahat ng control sa boses at sa instrumento. So para matesting natin siya na gumagana talaga, gagawin natin, i-arm natin yung ating boses at yung ating instrumento. Ngayon, kakalabi tayo ng gitara. Yan. So napapansin nyo, nagre-record yung gitara, tapos nagre-record din yung boses ko at the same time. Ayan. So kung gagawa ka ng cover songs, eto na yun. Check, check, hey, 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 hey. Yan, so para naman marinig natin, stop muna natin. Ayan, so para maintindihan natin yung sinasabi ko kanina about editing, painggan natin yung ating ni-record, di ba? I-solo muna natin yung ating boses at painggan natin siya na siya lang mag-isa. At yung ating instrumento. Ngayon, kakalabi tayo ng gitara. So, ayan yung boses natin na nai-record natin kanina kasabay nung gitara. May maririnig kayo dyan na mga mahinang bleed ng instrumento ng gitara kasi nga malapit yung aking gitara sa condenser mic. So, napipick up niya konting-konti lang yung bawat kalabit na ginagawa ko. Pero hindi yan makaka-apekto kasi pag nilagay natin yung ating gitara mismo na track, itong pangalawang track na to, pag nilagay natin siya, hindi mo na maririnig yung bleed na yon dun sa mic. So, painggan naman natin, isolo naman natin yung gitara. So, maririnig natin yung gitara na purong-puro na siya lang yung na-record. Walang halong boses, walang halong kahit ano. So, kung i-edit mo yan, pagagandahin mo pa. Diba? Napakaganda. At yan po ang multi-track recording na tinatawag. So, ito ang pinakamagandang way ng paggawa ng cover. Diba? Dahil nga may chance ka na mapaganda siya ng todo dahil nga nakahiwalay yung tracks nung boses at yung track ng instrumento. Ganun din naman sa paggagawa ng minus one. Pwede mo siyang magdrag ka ng isang minus one at kung gusto niyo mag-duet, di ba? Dahil dalawa naman yung ating input ng mic, pwede ka maglagay ng dalawang mic. So, duet kayo. Pero pag nag-duet kayo, sabay kayong kumanta, magre-record siya, pero magkahiwala yung track na yung dalawa. Ibig sabihin nun, ma-edit ko yung boses ko, halimbawa ako yung may ka-duet, ma-edit yung boses ko, at ma-edit ko pa yung boses nung ka-duet ko. Dahil nga magkahiwalay silang na-record. Diba? Ang ganda nung chance na mabalansi mo siya ng maayos. Kasi baka nag-track ka ng boses, kumakanta kayo, tapos biglang after ng recording mo, ang hina ng boses ng isa. O mas malakas yung boses ng isa, di ba? So, mababalansi mo pa siya ng maayos. Nahiwalay dun sa instrumento na magkahiwalay din yung dalawang boses nyo. So, para sa akin, overall, ito yung pinakamaganda talaga na way ng recording. Ito yung sinasuggest ko lagi. Pag may nagtatanong sa akin, anong klaseng recording ba yung maganda? Ito po yun, yung multi-track recording. Kasi nga, nakita nyo naman yung kakayahan ng multi-track recording na mag-record at paano siya pagandahin pa ng mas maganda after nung recording mo.
At dyan po na natapos ang ating topic para sa araw na ito about recording. At sana may mga napulot kayong mga tips at may mga nakuha kayo na mga idea sa inyong susunod na gagawin na mga recording. Pero bago tayo matapos, gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyo lahat, sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Dahil sa time ng recording na ito, naabot ko na yung aking 1K na sub. At dahil po yan sa inyo, maraming salamat po. At gaya po ng dati, kung may mga tanong pa kayo at meron kayong mga gusto pang malaman about recording, ay willing po akong tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. Basta't alam po yung sagot, hindi ko po kayo bibiguin at sasagutin ko inyo yung mga katanungan. At syempre, para mapagpatuloy pa natin yung ating ginagawa mga reviews at mga tutorials, eh kailangan ko po ng suporta nyo. So, sa lahat po ng mga hindi pa nagsubscribe, paki-subscribe na lang po dyan. Paki-like at paki-share naman tong video na to para umabot naman sa iba na nangangailangan din ng mga tips na gaya nito. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Val at ito ang kwentong musikero.